Magandang araw o gabi sa aking mga tagapakinig. Ngayon ay magbabahagi tayong muli ng padalang kwento. Kung bago ka lamang dito ay mag-subscribe ka na. Magsimula na tayo. Magandang araw po sa inyo. Itong ikukwento ko ay nangyari sa kaibigan ng kuya ko. Nangyari ito matagal na panahon na ang nagdaan. Mga dekada 70 kasi senior citizen na rin ako ngayon. Nakatira kami sa isang malayong barangay sa bayan ng Negros Occidental. Simple lang ang buhay. Mahirap lang din kami. Ang tatay ko ay nagtatrabaho sa tubuhan. Habang ang nanay ko naman ay isang labandera. Pero masaya kami. Tuwing hapon pagkagaling sa eskwela ay madalas kong kasamang maglaro si kuya. Naitago na lang natin sa pangalang Piolo. Ang kaibigan niya ay madalas din naming makasama. Naitago na lang natin sa pangalang Sam. Parang totoong kapatid na ang turing namin ni kuya sa kanya. Madalas kasi ay tumatambay ito sa bahay namin. Doon na rin kumakain at doon na rin minsan natutulog. Ang nanay kasi ni Kuya Sam ay hindi na umuwi. Pagkatapos swertehin na makapangibang bansa sa tulong ng isang dayuhan ay hindi na ito bumalik pa. Balita namin noon mula din sa pamilya ng nanay ni Kuya Sam. Nag-asawa na daw ito ng iba doon sa Amerika. Naiwan si Kuya Sam sa tatay niya, kay Mang Danny. Namula nang iniwan ito ng asawa niya, halos araw-araw na itong naglalasing. Ang kinikita niya ay sapat lang din para pang bisyo niya. Minsan pa ay sinasaktan ito si Kuya Sam, na uuwi na lang ito sa amin na puro pasa at sugat. Pero mabait si Kuya Sam at masiyahin. Kailanman ay hindi ito nagtanim ng galit sa tatay niya. Lumipas ang mga taon at nasa second year high school na ako. Ang kuya ko naman ay fourth year high school na. Si Kuya Sam naman ay tumigil na kasi pabayaan naman ang tatay niya. Dahil sa pag-iipon ng magulang ko at pagtutulungan din namin ay nakapundar kami ng maliit na sari-sari store. Na nung mga panahong yun ay okay na rin ang kita. Dahil wala pang mga tindahan masyado noon sa lugar namin. Pinangakuan ni inay si Kuya Sam na pag-aaralin niya itong muli sa susunod na pasukan. Kasi hindi naman talaga kami magsisisi dahil masipag si Kuya Sam at tutulong din ito sa mga gawain. Pero biglang nagkaroon ng trabaho si Kuya Sam. Ang sabi niya sa amin ay namasukan daw siya na all-around na katulong kay Aling Mercy. Yung medyo may kaya na matanda noon sa lugar namin. Siguro ng mga panahon yun ay nasa 65 anyos na rin ang matanda. Mga ganon. Ang tawag namin sa kanya ay Chay Buktot kasi kuba na ang matanda pero malakas pa talaga ito kung kumilos. Medyo masungit nga lang. So bale, hardinero, tagalinis, tagapamalengke at lahat-lahat si Kuya Sam noon. Yung matanda kasing ito ay wala nang kasama sa bahay. Patay na ang asawa at nasa Maynila ang kaisa-isa nilang anak. Hindi na namin papinigilan si Kuya noon kasi gusto daw talaga niyang magtrabaho. At nahihiya rin siya kila inay. Sa unang mga buwan ay parang masaya naman si Kuya Sam at paminsan-minsan ay nakikipagkwentuhan pa rin siya sa amin ni Kuya noon. Wala naman siyang nababanggit na problema kay Tita Mercy. Sa totoo lang ay napakabait daw nito. At may sarili pa raw siyang kwarto na maayos kahit katulong lang naman siya. Hanggang sa lumipas pa ang ilang araw at nagkakasama kami ulit tumambay. May parang day off din kasi kumbaga si Kuya Sam. Kung saan walang masyadong ginagawa at hinayaan din siya ni Tita Mercy na magliwaliw.
Tandang-tanda ko pa rin nung unang nagsabi si Kuya Sam patungkol sa mga kakaiba niyang naobserbahan sa bahay. Ang bahay daw ni Tita Mercy, may parang lihim na silid na bababa ka pa ng hagdan. Kumbaga basement. Lagi daw yun nakakandado pero minsan ay naririnig niyang bumubukas yun kung gabi. Silyado daw ang lahat ng espasyo doon at konkreto din yun. Ang bilin daw sa kanya ng matanda ay wag na wag niyang subukang pumasok doon. Pakiramdam daw niya ay may masamang lihim sa loob nun. Sa totoo lang Sir Dan, nung panahong ito ay medyo uso pa talaga na may basement sa mga ganoong bahay. Kasi naikwento din ni Papa noon na may ganoon din daw ang bahay ng amo nila. Kaya siyempre akala naman namin ay normal lang. Pero nung mga sumunod pang mga pag-uusap namin ay napadaan daw siya doon banda sa may harap ng hagdan nung nagkataong binuksan yun ng matanda. Napakadilim daw sa loob. Kaya hindi niya maninag pero ang amoy daw na nagmumula doon ay makabaliktad sikmura. Yung tipong parang may nabubulok na laman. Ang sabi pa niya sa amin, minsan daw ay nagigising siya sa tunog ng bintana. Yung tipong parang may bumukas at tumalon mula doon kasi naririnig daw niya na may bumabagsak sa lupa. Pag bumangon naman siya, tignan ay wala daw siyang nakikita sa labas. Sa bintana raw kasi ng kwarto niya ay kita ang bintana ng kwarto ng matanda pero lagi naman daw kasing nakabukas yun. At madalas ay pusa na kulay itim ang nakikita niyang nakadungaw doon. Minsan ay tinitignan din niya kung nakalakba ang pinto. Kasi baka magnanakaw o ano. Pero nakalak naman daw yon. At hindi lang yon. Ang sabi pa ni Kuya Sam, tuwing Biyernes daw ng gabi ay may mga dumadating na bisita si Tita Mercy. Pawang matatanda daw ang mga ito at madalas ay nakasuot ng kulay itim. At tuwing nandun daw sila ay pinagsasabihan ng matanda si Kuya na huwag lalabas ng kwarto. At huwag na lang pansinin kung may marinig man itong kakaiba. Mag-uusap lang daw ang mga ito gamit ang mahihinang boses na halos pabulong na. Kaya hindi niya marinig ang pinag-uusapan nila. Hindi daw nagtatagal ay maririnig na niyang bubukas na ang pinto ng basement. Tanging ang mga yabag ng paa na papasok doon sa silid na lang daw ang huli niyang maririnig. Natakot na kami ni Kuya noon at sinabihan na namin siyang umalis na lang doon kasi parang may nangyayari talagang kababalagan sa bahay na iyon. Pero ang sabi ni Kuya Samay, ayos lang naman daw siya at ayaw daw nitong bitawan ang oportunidad na ibinigay sa kanya. Gustong gusto niya kasi talagang makapag-ipon noon. Isang hapon ay mas lumala pa ang mga naikwento niya sa amin, Sir Dan. Nakakarinig na daw kasi siya ng mga ungol sa gabi at kapag pumupunta daw doon ang mga bisita ay may naririnig siyang pagsigaw minsan. Parang iyak daw ng bata. At minsan ay parang kinakatay daw na hayop. At hindi lang yon. Naabutan rin daw niyang naglalaban ng dugo ang damit ang matanda isang Sabado ng umaga. Iyon daw ang naaalala niyang suot ng matanda nung Biyernes ng gabi. Nangangamoy malansa na din daw doon sa may hagdan. Kung saan pababa papunta sa basement. Pinipilit na namin siyang umalis noon pero ayaw talaga nito. Binalaan niya rin kaming huwag sabihin kila inay. Titiisin na lang daw niya kahit malakas ang hinala niyang aswang ang matanda. Pati ang mga bisita nito.
Yun daw malamang ang dahilan kung bakit. Halos buwan-buwan noon ay nakikita naming iba-iba ang katulong na namamasukan. Walang nagtatagal doon. Parang si Kuya Sam lang yung nakatiis. Dahil sa takot namin, isinumbong na namin yun kila Itay. Wala na kaming pake kahit magalit si Kuya Sam. Pinagsabihan siya at pinayuhan nila inay at nangakong tutulungan nila ito. Doon na napapayag si Kuya Sam. Ang huli niya pang sinabi bago umalis ay patatapusin na lang daw niya ang buwan ng Hulyo. Lalo pa at malapit na lang din para makuha niya pa ng buo ang sweldo niya. Na noon ay nasa 800 pa lang yata. Nung mga panahong ito ay napakalaki na ng halagang yon. Lalo pa at libre din yung pagkain na tirahan niya. Medyo nabunutan kami ng tinig ni Kuya noon nung sinabi niyang aalis na siya. Lumipas ang isang linggo. At hinihintay namin na bumisita ito sa bahay namin pero walang dumating nung araw na dapat ay day off niya naman. Medyo nag-alala kami noon kasi tuwing day off niya ay napupunta talaga siya sa bahay namin pero nung araw na yon ay wala. Pagkalipas ng isa pang araw, pinuntahan namin siya ni Kuya sa bahay nila Tita Mercy. Pero ang sabi ng matanda sa amin, "Aba, aba, may naghahanap naman pala sa batang yon. Akala ko ay wala ng pamilya yon dahil wala namang pakialam ang tatay niya, hindi ba?" Pero pasensya na kasi kahapon pa hindi na siya pumasok dito eh. "Umalis na lang kayo." Wika pa nito na parang nakangisi pa. Ang tinutukoy ng matanda na araw na hindi na pumasok si Kuya Sam ay araw ng Biyernes. Bale, Sabado nang pumunta kami doon. Hindi ko pwedeng makalimutan yon dahil araw ng Biyernes ang pinakaayaw ni Kuya Sam. Umuwi kaming bigo ni Kuya ko pero masama na ang kutob namin. Sinubukan naming puntahan ito sa bahay nila pero wala rin ito doon. Ang sabi pa ng itay niya ay wala daw siyang pakialam kahit hindi na umuwi si Kuya Sam. Nung bumalik na kami sa bahay namin, biglang nagtatatakbo ang isa naming kapitbahay papasok sa bakura namin. Sa itsura niya ay parang nakasaksi ito sa isang kahindik-hindik na pangyayari. "Mga bata, ang kaibigan niyong si Sam. Nakitang patay na doon sa may dalampasigan." Sigaw pa sa amin ang ali. Malapit lang kasi sa dagat ang lugar namin. Naluluha-luha na kaming tumatakbo doon sa naturang lugar. Pagdating namin doon ay marami ng taong nagkukumpulan. Pinilit naming makisiksik doon sa mga tao. At doon ay nakita namin si Kuya Sam na wala ng buhay at duguan. Tadtad ng sugat ang katawan na hindi ko alam kung ano ang may gawa. Iyak kami ng iyak noon pero sa itsura ng pagpatay ay parang mabangis na hayop ang may gawa. Agad yung inilibing dahil siyempre ay medyo nangangamoy na. Sa lugar na iyon, ang bahay ng matanda ang pinakamalapit. Walang pinatunguhan ang nangyaring imbestigasyon. Napagtripan daw siguro ng mga adik kasi wala naman itong kalaban sa lugar namin. At napakabait pa nito. Iyak kami ng iyak sa burol noon. At nakita namin na nandun din si Tita Mercy. Wala man lang akong nakitang awa sa mga mata nito. Pero alam naming may kinalaman siya sa pagpatay sa Kuya Sam ko. Hanggang dito na lang po. Paalam.